Alright, welcome back dito sa Brilliant Idea. Napakaganda ng pump ngayon ng AXS. Ayan, nagtitrading ako against Axie against USDT. As of now ay 3,975. Medyo bumaba na siya. Pero pumping ang market ngayon ni Axie. Kung titingnan natin dito sa coin market cap, so ito si Axie. Ayan, pareha sila ng price ni Binance. 3,987 dito. 3,964. So medyo mababa ng konti si Binance. Medyo nag-dump siya ng konti. So ito. Ayan, napaganda ng pumping niya ngayon. Itong 69.01 ay ito yung previous buy na buy trade ko. Ayan, yan siya. Kung titingnan natin dito sa trade history, at pumunta tayo sa 1 month since matagal nag-pump si Axie. Ang tagal niya nag-pump, umabot siya ng, tingnan natin dito. So ito yung buy ko, 69.69. Dalawang buy trade natin yan. Umabot siya ng 200 bahigit ang trade natin dito. Itong 69 ay ito yung buy price natin at dalawang buy trade natin. This is ay sa 69. Kailan ito? September 7. So nag-trade tayo noong September 7. And today, September 30. So ibig sabihin, kumulang isang buwan ang pag-dump ni Axie. At ngayon lang siya nag-pump. Kaya ito nang naging sitwasyon. So 69. So ito yung buy natin, 69. And sa lukuyan ay pumping siya ngayon. Okay, ngayon ang gagawin natin dahil parang nagdadump na siya. Parang magpupullback siya. At magiging ganito. Pagka nagganito siya, ay kikita tayo kasi ang buy price natin ay nasa 69 at 76% na. Laki na nang itinaas niya. 69 to 76. So it's almost 7% ng itinaas niya. So ito yung Axie ko. Ang total ng Axie ko ay nasa 12. Ngayon kung iti-trade natin yan, testing lang natin. At kung mag-pullback man yan, ay hindi tayo may iwanan. Kailan ba to? Ngayong araw na to nag-pullback siya. 29, so kahapon. Kahapon nag-umpisang mag-pullback. Hanggang dito, alas 6. At tumaas ulit siya ngayon. Kaya malamang ay mag-pullback na ito. So pwede tayong sumabay. Sasabay tayo sa pag-pullback kung sakali man. Para malaman natin kung magkano kikitain natin. At kung bumaba man siya rito, ay pwede tayo makapag-buy ulit. Yan. Yan ang trading plan ko. So, umpisa na natin. Pumunta tayo dito sa spot market at limit trade tayo. Limit trade ba? Market na lang tayo. Para kung sakaling bumaba pa man o tumaas siya o bumaba ng bahagya, ay magti-trigger kagad ang trade natin. So, kung ano ang current price ng market, ay yun na ang magiging trading price natin. So, yan. And then, ilagay natin sa 100%. Lahat ng Axie ko ay trade ko. Market. And then, sell tayo. Sell tayo kasi ang pera natin ay nasa Axie. Ayan kung makikita natin. Dito ang available Axie natin ay 3.22. 65.44. Yan, tanda natin yan. Then dahil ibabalik natin, i-rolling natin kung magkano ang kinita natin dito sa 3.22. Copy ko. At kumuha ko ng notepad para di tayo malito. Ayan. Ngayon, bumalik tayo dito. Spot market. Market trade ang gagamitin natin. 3.22. Kung anong current price ng market, ayan ang magiging trading price natin. Yan ang pagkakaibahan ng market at saka limit trade. Market ang gagawin natin, gagamitin natin para kung ano man ang price dito, ayun ang magiging trading price natin. Pero mukhang pinipigilan siya. Mukhang ayaw siyang pababain. Hindi pa lumalabas yung isang candlestick. Ganun pa man ang daloy ng market ngayon ay uptrending. Kung mapapansin nyo itong puting linya na ito, ito yung long-term moving average ko ay 50.
siya yung tumutukoy para sa akin, siya yung nagsasabi na uptrending pa. Pero uptrending naman talaga ang daloy ng market. Kung makikita nyo, lahat ng mga candlesticks, including na itong two short-term moving average ko, ay nasa taas siya. Silang lahat. At malayo sila dito sa long-term moving average ko. At kung titingnan naman natin dito sa coin market cap, sa Axie, so ito, within 7 days, ay 15% ang tinaas niya. Within 1 week. At nitong 24 hours lamang ay pumalo siya sa 7.59%. Ayan. So, medyo uptrending pa siya. Ang importante dito ay kumita tayo. Ayan. So, ang gagawin ko dito, sasabay ako sa pag-pullback niyan, kung sakali man. Kaya sell tayo, market trade, 100% ang lahat ng Axie IT trade ko. And then, click on sell tayo. Ayun, nag-trigger na ang ano natin, trade natin. So, tingnan natin dito sa baba ngayon. So, ito na. 76.76 ang trade natin. Dinalawang trade niya. 76.77 and 76. So, lagyan natin ng guhit. Okay? So, yan. Linagyan ko yung buy price natin. 76.76. Linagay ko yung sa 75. So, ito. Lumagpas na siya sa buy price natin. Kaya malaki ang posibilidad na mag-pullback na siya. At kung sakali man ay mag-pullback siya, abangan natin dito. So ito yung, tingnan natin yung low price na naabot niya. So dito, saan pa ba? So ito yung low price na naabot niya within today. 67.89. Dito, 87. So 67.87. Ito yung lowest price na naabot niya within 24 hours. So pwede tayong sumabay dyan, pero baka hindi na niya maabot yun, masyado ng malalim. Kaya pwedeng gamitin natin ulit itong previous buy price natin, itong 69. Pwede nating ilagay ulit dyan ang trading abang natin kung sakali man mag-pullback siya. Kung masyadong malalim sa 69, kasi 76, para sigurado na mag-trigger, pwede nating ilagay sa 72. Pwede. So ngayon, ang gagawin natin, market trade yung ginamit natin kanina. Ngayon naman ay limit trade ang gagamitin natin. Kasi dito sa limit trade, kung hindi mo pa alam, bago ka lang dito sa trading na ito, ay click mo ang like button at click mo rin ang subscribe button. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para magiging updated ka lagi sa bawat video na ina-upload ko. Okay? Yan. So, kanina market trade, ngayon limit trade naman para may lalagay mo ang price na gusto mo, madidiktahan mo. Dito kasi sa limit trade ay nadidiktahan mo or nailalagay mo ang price na gusto mo. So ngayon ilalagay natin ang 72. So tanggalin na natin pala itong dilaw na to. Yan na yung, ito kasi yung previous buy natin. Tanggalin ko lang ang yan lock ko at ilagay natin sa, let's say, 72. Yan, 72 at ilock natin ulit. 72 and 54. Yan, ilagay natin dito. 72 and 54. Yan, 72 and 54. And then, ang amount natin, kano ba yun? Tingnan natin yung amount na meron tayo, 312. Ilabas natin yung calculator. Kasi, nakalimutan ko na. 312 and 63 minus natin sa 6544 minus 65 and 44 247. Iwanan natin yung butal. So 247 ang ilalagay natin. Dito 247. Ayan 247, iwanan natin yung butal. Buy pala tayo. Ilipat natin sa buy ito. Kasi nasa USDT na ang pera natin, wala na siya rito sa Axie. Ayan 0.0 na ang Axie natin. Kaya nasa USDT, ang gagawin natin ay magbabay na tayo. Kaya buy tayo, and then limit. And then yung price natin, 72.54. At ang USDT naman natin ay 300.247. So ayan ang Axie natin, yung kanina 3.22. At
247 USDT ay naging 3.40 na siya. So, ibig sabihin, tumubo tayo, tumaas siya ng 22 at 40, tumubo tayo ng 0.18 AXI. Pwede na yan. Malalaman natin mamaya kung magkano ang kinita natin. Isalang na muna natin ang abang natin na trade. So, ilagay na natin ang 72.54 na trade. Buy, limit, lagay ang price in USDT, and then ito yung magiging amount, 3.40, and then ilagay yung total na USDT. Ito yung price in USDT, at ito naman yung amount in USDT. And then click natin ang buy. Ayan, nag-trigger na, ito na. At nandito na rin yan sa open orders. Dalawa na ang open orders natin. Dinalawan niya, hinatin niya ang order natin. Okay lang yan. So ngayon, bilangin na natin kung magkano ang kinita natin. Munta tayo sa trade history. So ito na yung naging total natin. Sell. So bilangin natin. 74, huwag na natin isama yung butal. 72 plus 175 and 25 plus 25. 272. Yung previous, ano natin, scroll lang tayo. Punta tayo sa yung 69. Kung magkano yung ito, dalawang buy, 44 and 178. 272. Ilagay ulit natin dito para di tayo makalimot. 272 and then minus natin. Balik tayo dito. 178 plus 44. 222. At ilagay natin dito ang 222. Minus natin sa 272. Meron tayong 50. Okay, meron tayong 50. So, kumita tayo ng 25. Ayos. Napakagaling. Kumita tayo ng 25. Medyo matagal nag-pump ang AXI kasi medyo konti lang yung naglaro or medyo nawalan ng gana ang mga player dahil nagbago ang pricing ng AXI Infinity. Kaya ang nangyari ay matagal bago nag-pump ang AXI Infinity. Ang nangyari din ay matagal din tayo kumita. Almost 1 buwan. Bago nag-pump, kaya kumita tayo ng, dyan sa isang buwan na yun, kumita tayo ng $50. 2.5 lang ang kinita natin sa loob ng isang buwan dahil matagal siya nag-pump. Pero pagka ganito, ang daloy ng market, yun makikita nyo, pump, tapos pullback siya at nag-pump ulit. So pag ganun, ang daloy ng market ay maganda ang trading niyan. So yan. So ito yung buy natin at ito yung ito yung sell natin at ito naman yung buy price natin. Ay natapos na session yun, which is ay kumita tayo ng 2.5 pesos. So ito yun, 76.76 and 76.77 hinatin niya. Ngayon ito namang buy trade natin, which is ay 72 and 54, which is ay makikita natin dito yan sa open orders. So ito, 72 and 54. Hinatin niya rin. Dalawang trade tayo. Ngayon, itong 72 and 54 na to ay bagong session ito. Kasi medyo may comment doon. Paano ba yun? Parang nalilito ako. Kasi nag-buy daw, tapos panibagong nag-sell, tapos panibagong buy. Hindi ba tayo malulugi? Of course, hindi po malulugi. Pagka nag-buy ka at low price at ibinenta mo at higher price. Kung natatandaan nyo ito, at 76.75 ay nag-sell tayo at nag-buy tayo. Ang 72.54 ay panibagong session yan. Panibagong trade session. So, dito ka ulit mag-uumpisa. Ito yung sinasabing buy low and then aantayin mo siya na umangat ang price. Aantayin mo na umangat ang price either kung nag-trigger na siya, halimbawa kung nag-trigger na siya at 72, since downtrend naman siya, pababa, nagpo-pullback naman siya, hindi lang ako sure kung may hit niya itong 72. Pero, ang ginagawa ko kasi, ay
lalo na pag nababantayan ko siya, ikinakancel ko siya, ini-ex ko lang yan. Kung sakaling ay hindi niya maaabot, kung sa tingin ko ay hindi niya maaabot, ikinakancel ko. Pag-cancel ko niyan, hinahabol ko na siya. Pag, paano gawin yung hinahabol? Kung let's say nasa 75 siya at mukhang mag-uptrend na siya, ikinakancel ko siya at pumupunta ko sa market. Market trade na ang ginagawa ko para mahabol ko siya. Kasi mag-uptrend na siya, may iwan ako sa baba. Yun ang ginagawa ko. Ano? Yun ang trading style ko dito sa spot market. Okay? Pero kung sakali mang maiwan ka, naiwan ka dyan sa baba, ay, at tumaas na siya, huwag mong habulin. Kasi malaki ang posibilidad na malugi ka. Kakancel mo, tapos ihahabol mo sa taas, bibili ka sa taas, doon, malulugi ka doon. Kasi kung dito ka nag-buy, dito ka nag-sell sa 76, at nag-buy ka sa mas mataas sa 76, yan, lugi ka doon. Kaya lagi mong tatandaan na buy low and sell high. Ito ang sell natin, dapat dyan, mas mababa ang buy trade mo. Kaya 72. Kaya ang ginagawa ko, binabantayan ko siya. At kung hindi ko siya nababantayan, hindi ko siya nabantayan at tumaas na yung market, hinahayaan ko na siya, hindi ko na hinahabol. Kasi ang cryptocurrency market naman kasi ay baba, taas lang yan. Hindi lang natin alam kung kailan ulit siya bababa doon sa trade abang mo. Okay? I hope na nag-get nyo yung sinabi ko. So, panibagong trade session ito. Pagka tumaas siya, nag-trigger yung price natin at 72, magse-sell tayo mas higher doon sa 72.54 para kumita ulit tayo ng sa panibagong trade session na ito dito sa 72.54. Okay, as of now ay yun lang muna. Hanggang dito lang muna ang update trading video natin dito sa Axie Infinity against USDT. I hope na ang simpleng video tutorial na ito, kumita man tayo ng 2-5 nang walang kahirap-hirap, ay sana makatulong ito sa inyo. Makakuha kayo ng mga ideya. At kung sakali mang nakatulong sa inyo ang video na ito, ay pakilike po ang video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. At mag-comment lang po kayo. Ilagay nyo lang sa comment section ang mga tanong ninyo. At sasagutin natin yan. Okay. Yun lang po ang inihingi kong tulong sa inyo. I-like lang po ang video na ito. At mag-comment kayo. Magtanong lang po kayo. Ngayon naman, of course, dahil natapos na ang isang trade session natin, abangan na lang ulit natin kung kailan ito mag-trigger at sana ma-hit niya ang 72.54 dahil bukas pag na-hit niya yan ay isasalang ulit natin ang update natin na video. Okay. So hanggang dito na lang muna guys ang video na ito and once again hanggang dito na lang muna ang video na ito at huwag pong kalimutang i-like ang video na ito. Maraming salamat and good luck to all. Thank you po.